beautiful people! Kumusta naman po kayo? Magandang araw. Meron po tayo tosino. Pork tosino. Hindi po nawawala yung ating pretong talong. Isang sawang pong toyo. At syempre meron tayong tinulang sapsap. 400 pesos po yung kilo nito nung nakaraang tinignan po namin sa YouTube, yung isang vlogger. 400 pesos isang kilo. Pesos ang isang. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. At meron po tayong insaladang kulitis. Yan. Nung nakaraan po talong. Kangkong. Ngayon po kulitis. Asin lang po siya, saka mayroong sibuyas, saka kamatis. Localist peanuts, sabi nila. Siyempre, ang aming mangga. Indian mango. Indian po. Talagang Indian mango po. Indian mangga. Galing po sa India. So, yung aking mga prutas na binili namin. Pears. Sarap po niya malutong. Ayan, sausawan namin ay toyo at suka. Para po sa inyo. Ano yan pa? Chalong! Chalong! May tosino yan. Teka, wala pang kanin. Okay. Pang, gusto ko talaga yung isda. Sarap. Sariwang-sariwa po ito. Sap-sap. Thank you. Napilis ko lang maubos ito. Kinamatisan niya isda eh, yung sap-sap. Pagkain bukid. Thank you. Wala po si Kuya Clark, naiwan siya. Friday po ngayon, kaya ano, lumabas kami kanina. Ayan po, ang sarap. Tinula. Mahal, ano yung sinadjust ni ano, ni Yoli Bautista. Hi, Yoli! Thank you sa suggestion mo. Sabi niya, susunod daw na topic namin ay paano nakapag-abroad? Paano kami naging OFW? Paano nakapag-abroad? Ayun. Umbisa mo na, hal. Nauna po ako. Sige, ako na. Si Ama po talaga ang ano, nag-abroad. Kinasal po kami ng December 5. Tapos, 1990. December 5, 1990. Tapos, December 26 pa? Ayun, nag-flight na po siya papuntang Saudi. Inabot po niya doon yung Gulf War. Yung invade ng Iraq sa Kuwait. Nandun po siya noon. Kasalukuyan po yun. So, hayon. Nakailang years ka dun pa? 1 year and a half. Tapo? Hindi, sa Saudi, nakailang years ka? Inabot ka ng 11 years. 11 years. Yun. Inabot po siya ng 11 years. Mula noong 1990. Kaya kung kikita po ninyo, naiyak ako ng iyak. Ayan na naman. Mamrahal. Tuloy. Ay, babagsak na eh. Kaya po, nagsisenti ako. Nawawa na kasi ako sa kanya kasi from 1990 hanggang ngayon, nag-abroad po siya. Until now. Ayun. Ayan na. Sabi ko sa'yo eh, babagsak eh. Tissue. Ayun. So, ganun po.
Kaya nung tapos, umuwi siya, umuwi po siya, nakaano ko lang, nanganak na po ako dun sa panganay ko. Nung umalis siya, nabuntis po ako. December 5 po kami ikinasal. Nabuntis na po ako noon. January, yan. February, kaya September, August, umuwi siya. Nanganak ako ng September kay Cecil. Ganun yun. Tapos, umalis uli siya. Buntis ako kay Dong. Doon po nagsimula. Hanggang naka 10 years. 11 years siya ng Saudi. Tapos, meron po kaming kaibigan. Hi, Tin and... Tintin and Alan. Fabia. Sila naman po yung ano, tumulong sa kanya para sila ba? Galing sa Hong Kong. Hindi, pupunta ka ng Hong Kong. Ay, hindi pala siya. Papunta pala ng Dubai. Yun, after po nang mag-Saudi siya, nag-Hong Kong naman siya. Then, sa Hong Kong, kinuha na naman niya ako doon. 4 years tayo doon. Gandang hiyang din po ako doon, ganito. Sama-sama lang sa kanya. So, naka 4 years naman po doon. So, pahingi ng isda uli. Ayun. After po ng 4 years, nauna po akong umuwi. Tapos, naiwan po siya ng Hong Kong. After 1 year, nung umuwi siya, ang surprise ako sa kanya ay grocery store. Karoon po ako ng tindahan sa Pilipinas. Hindi naman, hindi pala grocery, sari-sari store. Sa baryo po. Samahan ko na talaga ng istorya. Tapos po noon, yung kaibigan namin, yung kasama namin sa ano, sa Hong Kong. Ay hal, kinakamay ko ng ganun. Yung kasama namin sa Hong Kong na mag-asawa si Alan, saka si Tin. Fabia. Fabia, hello! Mga best friend. Silang mag-asawa na una naman sila dito sa Dubai. Abu Dhabi. Ah, sa Abu Dhabi, sa UAE, nauna sila. Nag-for good na po sila. Tapos, sabi po nila, maganda daw dito sa Dubai, ba't hindi na lang dito itry, wag na lang siya umapply sa Saudi. Kasi po noon, plano niya, Bumalik ng Saudi. Pero may tawag na sa iyo noon, di ba? May tawag na sa kanya, pero sabi nila, mga kaibigan namin, dito na lang. Huwag na mag-Saudi. Kasi pag dito siya napunta, makukuha niya ako. Parang sa Hong Kong din. Nag-business po sila sa Hong Kong noon. Kaya business visa yung hawak nila. Sa kanila ako kaya niya ako nakuha. Humina. Kaya nag-uwian ng Pilipinas. Yun. Kaya nauna po siya dito sa Dubai ng 1 year. Pagkatapos po nun, kinuhanan niya ako. Thank you nga pala kay Lynette, sa kapatid ko. Hi, Lynetteng. Kasi siya po ang nag-supervise kila. Cecil nun, kay Dong, nasa college sila. Tapos siya din ang nag-alaga noon kay Clark. Pero ilang years ko lang naiwan si Clark nung nagpunta ako dito. Kasi noon, inggit na inggit ako kapag may nakikita akong family, kasama yung mga anak. Nag-iiyakan kami. Umiiyak kaming dalawa. Sabi namin, pangarap namin makuha namin yung mga anak namin. So, yun po. Mako. Bumang maming kinuha si Clark.
kasi kailangan pong gumraduate muna sa college ni Kuya Dong saka ni Ate Cheng. Pabot ako ng tissue, mahal. Ganon. Yan po. Pero yung una namin dito, di po maganda yung ano namin. Yung unang dalawang taon. Yung unang dalawang taon po namin dito sa Dubai. Mula nung ano, nung dumating siya, hindi po maganda. Marami po kami pinagdaanan nun. Ah, nakitira kami. Struggle sa amo, sa trabaho. Nung araw po, hindi ano eh. Hindi mahirap ang mag-exit. Minsan sa airport lang. A to A. Ganun. Madali lang umiksit ng araw. Araw? Ang arte. Kami lang mahal. Tapos yung amo namin, yung amo niya, Pilipina, yung ulo mo pa, hindi kayo makita masyado. Yung amo po niya, Pilipina, taga Sikihor, masyadong salbahe. Inuutang niya yung sweldo namin. Kasi pumasok din ako doon dahil wala akong ma-applyan. Tsaka sabi niya no, ng isang araw ko is 30. Hanggang sa hindi na niya ako nababayaran, mag-exit ako. Walang pang-exit, utang. Siya naman 500, papabalihin. Tapos hanggang sa nilabor namin, umalis kami sa kanya, kinansel yung visa niya, ako visit visa pa rin. Wala kaming mapuntahan, nakitira kami sa kaibigan. Siyempre, pag makikitira ka, makikisama ka. Hindi pwedeng maunang gigising sa yung kaibigan mo, yung pinakipagtirahan mo. Mauna kang gigising. Kailangan mauna kang gigising. Kapag nasa kusina siya, kailangan nandun ka rin. Kailangan nandun ka rin. Ganun po kami nun. Tapos minsan, tulog pa siya. Nagmamap na kami. Nagbabacuum. Pag naglaba ako, nouna ko yung mga damit niya, nilalabhan ko. Tinatago nga niya yung brief niya eh. Lahat ng ano, pwede mong maitulong, itutulong mo. Napakabait na sa atin. Napakabait ng tao na yun. May alawas pa kami. Sobra pong bait sa amin. Free board and lodging po kami with allowance. Imagine ninyo, sino pong gagawa nun dito sa Dubai? Wala. Lagi niyang bilin din sa amin. Kailangan yung rice cooker laging may laman para pag may bisita, pakainin. Lagi niya sinasabi, pag nakatulong rin kayo, Parang nabayadan niyo na ako. Parang nabayadan. Mabait siya. Kaya nung nagkatrabaho kami, tapos sinabi namin na dito na sa Dubai, ang lungkot niya. Nung tagal namin nakitira sa kanya. Hindi ako
Hindi ako humihinto na magtrabaho hanggat ano, hindi siya nagpapahinga, hindi siya nakahiga. Ayoko yung nakaupo kami, tapos siya may ginagawa. Ganun po, kaya na, sabi niya hindi din daw niya kami makakalimutan. So, sabi din nila, dahil may mga kasabay kami doon, sabi nila, kami lang daw yung mag-asawa na hindi nag-aaway. Kahit malaking problema. Kaya po pag nakikita ninyo naawa ako sa kanya pag yung umaga, paalis na siya. Kasi sabi ko, mula nung ikinasal kami, alas 5 na siya nagigising, alas 4. Ngayon, matatanda na kami. Siyempre, noon ilang taon lang ako, 23 lang ako noon. Tsaka lagi ako naawa sa kanya kahit nung nasa Saudi siya. Ano pang? Nagtanim din po ako ng sibuyas noon. San Jose. Sa San Jose. Nagpatanim din po ako ng palay para makatulong sa kanya. Hindi lang ako tumatanggap ng pera. Nagtitinda po ako sa ano, sa madaling araw. Pupunta ako noon, yung banye-banyera na ano, isda. Kumita po siya ng sibuyas. Hmm. Nagbakasyon po ako yung pinagawa niya pundasyon ng bahay namin. Tinuloy ko na lang. Ngayon, nagtanim ako ng sibuyas sa San Jose. Tapos, kasi noon, kubo po yung bahay namin. Yung tindahan ng nanay ko, nagpalagay kami ng kubo. Nasa Saudi siya. Tapos sabi ko, gustong-gusto ko na magkaroon ng bahay. Kaya yung kinita ko sa sibuyas, pinagpatayo ko ng ano, yun, may nagkaroon po ng pundasyon hanggang sa bintana, nakulob yung ano, yung bahay. Tapos nung dumating siya, nakita niya, tinapos niya hanggang magkaroon ng bubong. Yun po yung bahay na nirenovate namin ngayon. Kaya yung bahay po na yun talaga galing sa pawis namin mag-asawa. Ayun na. Yun po talaga ang buhay namin mag-asawa. Yung ibang kaibigan namin, yung iba, naghiwalay, karoon ng kanya-kanyang asawa. Yung iba naman, hindi nga naghiwalay, nagkabalikan din, pero nagloko. Ganun po. Pero ako nung ikinasal ako, nasa isip ko nung may pamilya na ako, nag-focus na po talaga ako sa pamilya. Ano naman hal? Naubos mo na eh. Tinapos mo na yung nobela ng buhay natin. Hindi ah, marami pa. Ikaw nung nag-Saudi ka. Balungkot po sa Saudi nung araw. Ayun, yun. Nakasempok sa desierto. Sharora po yun eh. Kaya yung Google map nyo, nasa ano po ng ano yan. Parting border ng Yemen. Wala pong sulat na dumarating. Buwanan. Ayun na naman tayo sa sulat eh. Ayun, napakalungkot po sa Saudi nung araw. Mm-hmm. Nakita ka ng Pilipino, tuwan-tuwa eh. Yung mga Pilipino ni unang tayo palang kabayan, kumusta? Pero dito, kasi dami ng Pilipino rito, ako dito kumakamag-anak. Oo. Yung trend dito eh. Doon, wala. Kanya pa pang. Sarili mo talaga yung pan. Mundo mo. Kaya pag nakita ka ng kabayan, kahit ang sulok ng sabik Saudi. Sabik na sabik ka. Oo. Pa. Pakita mo lang siya sa daan. Kabayan! Ayaw ko ngayon kung uso pa yun. Sa mga taga-Saudi dyan. Buhay Saudi. Parang yung 10 years ko po, 11 years ko po, parang na-adapt ko na yung buhay doon.
pagbalik ko ng Pinas, parang nakapanibago. Pag nasanay ka ho nung kasi trabaho, bahay, accommodation. Parang inisip mo na lang yung ano mo, yung kailang ka away, kasi pag nakatuyo sa contract mo, parang hirap ano eh. Bunuhin. No? Pero po nun yung pangalawang kontrata ko, nag 3 years pa ako para may ano yung bahay namin. Mabuo. Maka-ipon. Kaya yun, pinagtisan. Masarap po nung mahirap sa Saudi kasi pag maganda yung kumpanya, okay na yung trabaho mo. Pero pag yung pangit yung company, bitin yung sahod, yun, kawawa yung pamilya mo. Okay. Yan hanggang dyan lang po kami mabila. Yan, Miss Yoli. Kaya kami ano, nakapag-abroad, nauna si Ama, tapos kinukuha lang niya ako. Dati din po may trabaho ako dito, pero nagkaroon ng trabaho yung dalawa kong anak. Sila na nagsabi, Mama, sa bahay ka na lang. Kaya yun. Tapos sa bahay naman ako, sa bahay lang, so pag, para may mangyari, nag-vlog ako. Nag-alaga ng bata, tapos nag-vlog. Yun. Kaya po, nag-enjoy kayo. Wala po tayong shout-out ngayon. Mamaya na lang. May isa pa po kaming mukbang. Kasama sila Kuya Clark. So, kung meron po kayong gustong topic natin, mag-comment lang po kayo kung anong gusto ninyong topic natin. Thank you for watching, guys. Thank you, Miss Yoli. Don't forget to subscribe. Comments below. And likes. Bye, beautiful people. Bye. We'll see you again. We love you.